Yon mga buddy, magandang araw sa inyo. For today's video, magbibigay ako ng limang bagay na wag mong gagawin dito sa Saudi Arabia pag ikaw ay bagong dating or bago ka pa lang dito. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Yun na nga buddy, dumako tayo sa unang-una na bagay na wag nating gagawin. Ang unang-una natin ay wag na wag mo nating kalimutan ang ating ikama kung tayo ay lalabas o aalis ng ating accommodation. Dahil dito sa Saudi Arabia, napakahalaga ng ating ikama. Ang ating ikama ay kailangan sa lahat ng ating transaksyon pag tayo kukuha ng ating SIM card or internet SIM card. Diyan nire-register ang ating internet at ang ating SIM card. Maging ang ating padala ng pera ay kailangan natin ang ikama. Yan din ang hinahanap sa mga padalahan. Kaya napaka-importante niyan kabady na huwag nating kalimutan kasi kung sakasakali, kung tayo ay mahuli ng pulis na wala tayong ikama, magmumulta tayo o kaya tayo ay makukulong. Kaya yan kabady, napaka-importante niyan, huwag nating kalimutan niyan kung tayo ay bago pa lang o bagong dating dito sa Saudi Arabia. Kung ikaw naman ay hindi pa na-issuehan ng ikama, huwag ka munang lalabas unless na hindi ka bibigyan ng temporary bigay ng kumpanya natin na pwede nating ipakita kung sakali tayong lalabas at hanapan tayo ng ikama, mayroon tayong pinanghawakan na papel. Yun mga buddy, dumako tayo sa pangalawa natin. Ang pangalawa natin ay ang huwag kang lalabas ng bahay or lalabas ng accommodation na nakasando lamang or nakashort ka lamang. Dahil bawal na bawal po dito yan sa Saudi Arabia, dahil alam naman natin na ang Saudi Arabia ay isang Islamic country na ipinagbabawal talaga yan. Sapagkat pag tayo nakita ng mga Saudi or Saudia na nakasando lamang at nakashort, napakahalay po tignan yan. Kaya po, wag na wag po natin gagawin. Igalang po natin ang kanilang kultura at sumunod po tayo sa kanilang batas, yun lang po ang ating pangalawa. Okay mga buddy, dumako tayo sa pangatlo. Ang pangatlo natin ay wag na wag kang aalis o lalabas ng bahay na mag-isa lamang. Mas maiging may kasama ka na marunong o mas nauna sa iyo para mayroong kang guide. Halimbawa, kung ikaw pupunta ng tindahan o bakala, siyempre, may alam na siya sa mga pasikot-sikot. Ikaw, baguhan pa lang, hindi mo pa alam yan. Lalo na yung lingwahe, hindi naman Pilipino ang mga bantay dyan sa bakala, ibang lahi, di ba? Para mayroong kang guide sa bawat galaw mo, bawat gagawin mo. Kung ikaw man ay pupunta sa mga mall o sa mga grocery dyan na malalaki, much better na may kasama ka rin na datihan o mga dati na. Para hindi ka na maano, meron kang susundan, mayroong mag-guide sa'yo, hindi ka mawawala, walang magiging problema. Ayan ang kagandahan na may kasama kang mga datihan o mga dati na rito, huwag kang lalakad na mag-isa. Ayan ang maisasuggest ko mga buddy, huwag na huwag kang aalis na mag-isa. Yan mga buddy, dumako tayo sa pang-apat. Ang pang-apat natin ay huwag na huwag kang pupunta o dadaan sa mga alanganin lugar. Dahil dito po sa Saudi Arabia, maraming lugar na alanganin puntahan, kinakatakutan puntahan, kahit na kami datihan ay hindi kami napunta pag alam namin, nabalitaan namin yung lugar na yan ay medyo delikado. Kasi marami rin dito na masasamaan loob. Hindi natin alam, baka nandyan lang sa daan niya, nag-aantay, mapahamak pa tayo. Kasi may mga kaso na mga kababayan natin na napapahamak, na hold up, o kaya din naman, pag minalas-malas, ginagahasa kahit na lalaki. Yun mga buddy, iwasan po natin yung mga dati. Okay mga buddy, dumako tayo sa panglima natin. Ang panglima natin ay bawal na bawal, wag na wag mong gagawin ito pag ikaw ay nakikipag-usap sa mga Saudia o sa mga babae na Saudi
Huwag na huwag ka makipag-usap na eye to eye contact. Ipinagbabawal po yan dito. Kasi dito sa Saudi, ang mga babae ay may mga trabaho na. Karamihan, nagtatrabaho sila sa grocery o kaya sa mall. Sila ang nasa counter. Halimbawa, nasa exe na tayong gano'n, nasa counter sila. Kung maaari, huwag natin silang titignan sa mata. Ibaling natin ang ating tingin para hindi tayo ma-report. Pwede tayong i-report ng mga yan pag tayo ay tumingin sa kanilang mata, ay to ay contact. At sa mga kapwa natin Pilipino, ng mga babae naman, wala namang problema na magbatian sa mga mall. Pero bawal na bawal yung matagalang usapan. Ang pinapayagan lamang dito ay mga may asawa o legal, may mga papel o married, mga may marriage contract yan. Pero limitado rin sila, hindi rin basta-basta magpakita sila ng mga ano nila sa public. Hawak kamay, pwede lang siguro yan. May nakikita naman akong ganyan. Holding hands sa mga palengke kasi mag-asawa naman, walang problema. Yun, buddy, iwasan po natin yan. Iwasan natin ang tumingin eye to eye sa mga saing Saudi. Yun, mga buddy, ang lima na wag na wag mong gagawin o bawal na bawal mong gawin pag ikaw ay bago pa lang dito sa Saudi. Wag na wag mong gagawin yung lima na yan. Disclaimer lang po, yung mga nabanggit ko na bawal at wag na wag mong gagawin ay base lamang po sa aking experience. Kung mayroon man ako nakalimutan o mayroon kayong idadagdag, just comment lang po sa baba para idagdag po natin yan. Yun, mga buddy, dahil umabot ka dito sa video na ito, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga video ang ina-upload natin sa YouTube. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment. Malaking tulong yan sa ating YouTube channel. Yun, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you very much. Goodbye.